Nagsimula ang episode 6 ng All of Us Are Dead nang ipakita ang isang video ni Mr. Lee kung saan ay sinabi nito na pinangalanan niya ito ng Jonas Virus, at responsibilidad niya ang humanap ng lunas para dito at hindi siya susuko sa paghahanap. Samantala ay ipinakita na nag-iwan si Cholsu ng SOS mula sa mga sinirang kahoy ng mga bangko para sa sinumang naghahanap, gayunpaman si Yoon-ji ay nagkataon na buhay pa din sa kabila ng maraming beses na pagkakagat ng mga infected, makikitang naghuhugas ito ng dugo sa kanyang mga kamay sa banyo, habang nasa harapan ng salamin at nagli-lipstick ay sinabi nito sa kanyang sarili na ang sexy ko. Isa din kaya siya sa mga nakaligtas sa impeksyon dahil sa nag-mutate na virus. Makikita din ang apat na estudyante na nakikipaglaban sa mga zombie habang gamit ang pana at matulis na kahoy, pinulot naman ni Gwinam ang kutsilyong inihagis niya kay Chongsan. Makikita naman si Nayo na isinasara ang pinto pagkatapos makita si Chongsan sa labas ng kwarto na may daladalang bangko, ngunit nakakapagtaka kung bakit hindi kasama nito si Miss Park. Dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang, pumunta si Jimin sa bintana upang magtangkang lumundag at magpakamatay, ngunit mabilis siyang pinuntahan ng mga kapwa-estudyante upang pigilin, at sinabi nitong bitawan niyo ko gusto ko nang mamatay. Nakakaantig ang ganitong eksena dahil alam nating napakabigat bilang isang anak ang mawala ng mga magulang at maulila, kasabay pa ng pagod at hirap sa pakikipaglaban upang mailigtas ang sariling buhay, kung mahina ang kapit mo kay Lord siguradong maiisip mo din ang ginawa ni Jimin, kaya sa buhay natin bilang isang anak ng Diyos ay dapat natin siyang kuhanan ng lakas ng loob dahil anuman ang mangyari ay hindi niya tayo papabayaan at hahayaang mapahamak at mahawa lalo na ngayong panahon ng pandemya, at bibigyan niya tayo ng mga taong tutulong sa atin. Pagkatapos siyang mapigilan ay umiyak ito at sinabing namatay ng pareho ang mga magulang ko at ano ang gagawin ko, nag-iisa na lang ako ngayon. Hindi na nito alam kung papaano magpapatuloy kaya't kinausap siya ni Anjo. Sinabi ni Anjo na mababa ang nakukuha ko sa exam pero sinasabi ng tatay ko na basta wag lang ako magkakasakit at maging malusog, at sinabi niya na kung may anumang mangyayari sa akin ay siya ang unang pupunta. Sinabi ni Jimin na bakit hindi siya pumunta, hindi natin alam na kaya hindi siya pumunta ay baka patay na siya. Umiyak si Anjo at sinabing nawala na si Isaac at Gyeongsu at nakiusap ito kay Jimin na wag itong mamamatay dahil ayaw niyang may mawawala pang kaibigan. Sinabi ni Jimin na umalis na tayo dahil parang mababaliw na ako dito, at pagkatapos ay umiyak ito at dumukdok sa mic stand, biglang may umugang na tunog at sumakit ang kanilang mga tenga dahil sa matinis na ingay na iyon. Sinilip sila ni Namre para tingnan kung saan ang gagaling ang nakakabinging tunog, pumasok ito sa recording room, at doon ay nakita niyang nadiinan ni Jimin ang stand ng mic kaya't pinindot niya ito upang mamatay ang ingay, nagbigay ito ng ideya kay Namre at nagpa siya na gamitin ang tunog bilang isang distraction para sa mga zombie upang makalabas sila at makatakas kung saan ay pupuntahan nila si Chongsan at pupunta sila sa rooftop. Sinabi ni Deso na Chongsan nandyan ka ba? Ano ginagawa mo? Sumunod naman si Suyok na nakipag-usap at sinabing Chongsan naririnig mo ba kami? Ito si Suyok, pupunta kami sa'yo kaya dyan ka lang. Sinabi ni Chongsan na wag na kayong pumunta mga baliw, hindi kayo makakapunta dito. Alam ko ang sasabihin mo pero hindi ka namin naririnig dito kaya wag kang aalis, hintayin mo kami dyan ka lang. Sinabi din ni Onjo na manatili ka lang dyan, alam ko na hindi ka nakikinig sa akin pero makinig ka naman ngayon. Pagkatapos ay pinatugtog na nila ang music, ngunit sa kasamaang palad ay narinig din sila ni Gwinam, kaya't kinuha nito ang kutsilyo at sinabing una muna sa broadcasting room at tumakbo na ito upang magtungo doon. Tiningnan muna nila kung nagpuntahan na ang mga zombie sa speaker, lumabas si Desu ngunit nakita niya ang isang infected na naiwan sa bintana, sinabi nila na maaaring bingi ito dahil hindi nito naririnig ang music. Kaya't dahan-dahan silang lumabas habang nakikiramdam na baka sila makita ng zombing bingi, ngunit nagulat sila kaya't nahulog ni Junyoung ang kanyang thermal flask, kaya't dahan-dahang lumingon ang infected at inatake sila nito, mabilis silang nagtakbuhan ngunit hinarap ito ni Suyok. Nakarating na si Gwinam sa broadcasting room ngunit wala na siyang naabutan doon, kaya't nakita nito ang planong ginawa ni Namra sa isang whiteboard kaya't nalaman nito kung saan sila pupunta kaya't lumabas na ito at sinundan sila. Samantala patuloy pa din sa pakikipaglaban si Suyok at nang umibabaw ang zombie sa kanya ay biglang sinaksak ito ni Gwinam. Nagpasalamat si Suyok kay Gwinam, tinanong nito kung nasaan si Chongsan at papatayin ko siya. Sinabi ni Suyok na itigil mo na ito, nagalit si Gwinam at inatake siya nito at sinaksak ngunit nakaiwas si Suyok, nalaglag ang kutsilyo sa hagdan kaya't naglaban sila, sinakal ni Gwinam si Suyok ngunit dumating si Namra at sinubukang iligtas siya nito ngunit kinagat siya sa kamay ni Gwinam, nagalit si Suyok nang makita niyang sinabonuten ng bully si Namra, kaya't sinugod niya ito at itinulak sa bintana kaya't nahulog ito doon. Nakita ni Suyok ang kagat sa bisig ni Namra at pagkatapos ay pumanik na sila.
Natusok naman si Jun Song sa kanyang tiyanang kahoy na pinantusok nito sa isang zombie, samantala ay nakarating na ang grupo ng mga estudyante kay Chong San, inakap ni Deso si Chong San ngunit itinulak nito si Deso at hinanap nito si Onjo, sinabi nito kay Onjo na nasaktan ka ba at ayos ka lang ba, pagtalikod niya ay sinipa siya ni Onjo sa alak-alakon kaya napadapa ito sa lamesa, sinabi nito na diba sabi ko sayo na huwag ka nang pumunta at bakit di ka nakinig. Ngunit sinabi ni Wu Jen na mamaya na yan dahil kailangan na nating pumunta agad sa rooftop bago matapos ang music, makikita namang palihim na nakikinig si Nayeon sa kanila, wala pa sila Suyok at Namer kaya't lumabas sila upang hanapin ang mga ito ngunit sa paglabas ay nakita nilang tumatakbo ang mga ito habang hinahabol ng mga zombie, kaya't agad silang bumalik ulit sa kwarto upang makaligtas. Ngunit nakita ni Hyori yung angkagat sa bisig ni Namra, kaya't nagulat silang lahat at napalayo sa batang babae, ipinakita naman na hindi na naging maganda ang sitwasyon ng mga nasa labas ng quarantine zone, may mga nag-uunahan na sa mga banyo at nagre-reklamo sa pagkuha ng pagkain. Ang grupo ng tatay ni Onjo ay pinanatili sa quarantine ng hindi bababa sa 4 linggo, ang ama ni Onjo na si Namso ay nagsisikap na makahanap ng paraan upang makalabas ng mas maaga doon, na sa huli ay humantong sa pagsuntok niya sa isa sa mga gwardya at sinakal ang isa pa. Subalit sumigaw ang congresswoman at sinabi nitong ano bang ginagawa mo, sinabi ni Namso na isa ka ding nanay, at isang tatay din ako. Desidido na ito na balikan ang kanyang anak na si Onjo at nagpas siyang umalis, kinuha nilang dalawa ang uniforme upang magpanggap bilang isang gwardya, lumabas sila doon ng kanyang kasama, at tiningnan kung saan pwedeng dumaan. Samantala ay kinuha ni Chongsu ang isang music stand upang ipangdepensa kay Namryo kung aatake ito, sinabi ni Suyok na hindi isang zombie ang nakakagat kay Namryo kundi ang bullying si Gwinem. Kaya't isiniwalat ni Chong San na nakita kung kinagat ng mga zombie si Gwinem, kaya't kung kinagat siya ni Gwinem ay magiging zombie na din siya. Nagalit si Suyok at sinabing mali ka dahil si Gwinem ay hindi isang zombie dahil kinausap at nakilala niya ako, sinabi ni Namre na magiging zombie na siya kaya't nagpasalamat ito kay Suyok at nagpaalam na kailangan na niyang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Suyok at sinabing hindi kakabilang sa mga infected, at sinabing hindi siya magiging isang zombie hindi ba kayo nagtitiwala sa akin, sinabi ni Chong San na talagang kinagat ng mga zombie si Gwinem at nangyari iyon nung naglaban kami, hinawakan ni Suyok ang kamay ni Namer at pumunta sila sa bintana at sinabing pag naging zombie si Namer ay ihahagis ko siya sa dito para hindi kanya atakihin, kaya manahimik ka na Chong San, ngunit sinabi ni Chong San na huwag kang lalapit dahil una pa lang ay binalaan na kita, tama na si Giyong So ayoko nang mawalan pa ng mga kaibigan sinabi kong lumayo ka na, ngunit sinabi ni Suyok na tumigil ka, kaya't nagkainitan silang dalawa sinabi ni Namre na tumigil na kayo kung makakaramdam ako ng kakaiba sisiguraduhin kong mamamatay ako, nagsorry si Chong San, sinabi ni Namre kay Suyok na itulak mo ako kung magiging zombie ako. At doon ay sinabi ni Onjo na tama na Chong San, dahil dapat naging zombie na siya ngayon at wala namang dahilan para magsinungaling si Suyok, sinabi ni Chong San na ako mismo ang nakakita na kinagat ng mga zombie si Gwinam, alam kong gusto mo siya pero ibang bagay na ito ngayon, sinabi ni Onjo na bakit ngayon mo sinasabi ito, sumagot si Chong San at sinabing para hindi ka palaging pumapanig sa kanya. Ngunit makikita ang kamay ni Namre na kumikilos na tila kamay ng isang infected, pamaya-maya ay namula na ang isang mata nito at dahan-dahang tumitingin ito sa batok ni Suyok na tila balak na nitong kagatin, sinasabi nito sa sarili na Suyok iba na ang pakiramdam ko nagugutom na ako, bakit napakabango mo, tiningnan siya ni Suyok at sinabing Namre, ngunit bigla siyang kinagat nito sa leeg ng hampasin ni Chong San si Namre ay sinangga ito ni Suyok, ngunit pinigilan siya ng kaibigan at doon ay nagkasakitan na sila inawat sila ni Desu nang susugurin ni Chong San si Namra ay pinigilan naman siya ni Onjo, kaya't inakap siya ni Suyok upang mapigilan, sinabi ni Onjo na bulag ka ba, hindi mo ba nakikita si Namra, magkakaroon siya ng dugo sa bibig kung kinagat niya si Suyok, nagdurugo ba siya, hindi diba, maayos pa din siya kaya okay lang siya. Ibaba mo na yan, tumigil ka na sa katigasan ng ulo mo. Pinuntahan ni Onjo si Namre ngunit sinabi nito na bakit ka pumapanig sa akin di ba't ayaw mo sa akin, sinabi ni Onjo na kailangan kong gawin ang mali ay mali. Sinabi ni Namre na hindi pa din siya okay dahil gusto nitong kagatin talaga si Suyok, nang aalis na ito ay sinabi ni Onjo kay Chong San na nakita mo ba talagang naging zombie si Gwinam, sinabi ni Chong San na hindi, sinabi ni Onjo na kung nakalaban talaga ni Suyok si Gwinam ay maaaring nakagat nga ito ngunit hindi naging zombie, at may mga taong immune sa mga movie.
Ngunit ayaw pumayag ni Jimin at nakipagtalo ito kay Eunjo. Sinabi ni Namria na wag na kayong mag-away at kung aalis ako ay maaayos na ang lahat. Ngunit pinigilan siya ni Eunjo at sinabing wag nating hayaang may mamatay pa. Malamig ang mga kamay ni Hyunjo at isak nang maging infected ang mga ito, pero mainit ang kamay ni Namria kaya't hindi siya magiging zombie. Ngunit nagmatigas pa din si Jimin kaya't itinali ni Suyok ang kanyang kamay sa kamay ni Namria. Sinabi nito na masaya na ba kayo, kahit na mainfect siya ay hindi na ito makakalapit sa inyo, at siya lang ang makakagat nito. Ipinakita naman na inilagay ng detective sa kanyang jacket ang baby ni Hiso at umalis sa chicken shop, ngunit sa kanilang paglabas ay nakasalubong nila ang isang batang babae na tumatakbo habang hinahabol ng mga zombie, kaya't kinuha nila ito at bumalik sa shop upang makaligtas sa mga infected. Habang nasa loob ay itinuro ng bata ang kanyang ina na naging zombie, nang dahil sa awa ay inakap ito ni Jake at naiyak. Sinabi nito na anong nangyari sa mundong ito. Makikita natin na kahit isang lalaki at isang detective ay may puso si Jake sa dalawang munting bata na naging infected ang kanilang mga ina, sino ba namang hindi maawa sa mga ito habang napapaligiran ng mga mababangis na zombie? Ipinapakita din dito na ang mga higit na apektado sa ganitong krisis ay ang mga bata at matatanda dahil wala silang lakas upang ipaglaban ang kanilang mga sarili. Samantala habang nakalayo kila Namra at Suyok, sinabi ni Desu na isang hambi si Namra, ibig sabihin na half zombie, na parang half spicy at half fried, at naalala nito ang fried chicken, kaya't naalala din nila ang uminom ng hot 6 pecori habang nakita naman ni Nayon ang hot 6 pecori sa pinagtataguan niyang kwarto. Nang bubuksan niya na ang pinto upang bigyan ng maiinom ang mga kaklase ay narinig nitong sinisisi siya sa pagkamatay ni Gyeongsu at Miss Park, kaya't hindi na nito binuksan ang pinto, ngunit sinabi ni Chong San na sinabi ng PTA sa mga magulang na magdala ng mga bagay bago ang kompetisyon. Sinabi din sa kanyang ina na magdala ng ilang tindang chicken, kaya't nagsimula silang buksan ang pinto upang maghanap, ngunit hindi nila magawa dahil inilak na ito ni Nayon at nagtago na sa isang sulok. Ipinakita naman na pagkatapos tumuntong ng tatay ni Eunjo sa kanyang kasamahan ay tumalon na ito sa mataas na pader, ngunit iniwan na niya si Oh Sin, kaya't mag-isa na lang itong nagpatuloy, ngunit pinigilan siya ng isang gwardya na nakakita sa kanya, ngunit nang barilin siya nito ay agad niya itong pinukpok ng kanyang helmet at mabilis na nagtatakbo palabas, at doon ay pinagbabaril siya ng mga militar. Makikita namang gigil na binubuksan ni Deso ang doorknob nang hindi magawang buksan ay binunggo niya ito ng kanyang katawan, pinagsisipa at pinukpok ng kamay, takot naman si Nayon sa loob, tumigil na din ito dahil hindi pa din ito mabuksan. Kinuha naman ni Jimin ang handheld camera upang magpadala ng mga message sa kanilang mga magulang, kasama na si Deso na kumakanta tungkol sa masasarap na pagkain, si Chong San na sinabi sa kanyang mga magulang na okay lang siya at si Eunjo na sinabing hinintay kita papa ng buong gabi, ngunit hindi ka dumating kaya't ginagawa namin ang lahat para maghintay. Sinabi mo na mas maganda ang maging malusog kahit na hindi ako makukuha ng magandang grades. Habang nagbibigay ng mga mensahe ay ipinakita namang patuloy sa pagtakas ang tatay ni Eunjo, at muling ipinakita ang umiiyak na si Eunjo at sinabi sa messages na sinabi mo na ikaw ang unang darating kung anuman ang mangyari, okay ka lang diba, at kailangan mong maging okay at hindi mo na kailangan pumunta upang iligtas ako, ngunit umaasa ako na pupunta ka dahil alam kong pupunta ka. Makikita namang tumalon ang ama nito sa tubig, ngunit tinamaan ito ng bala habang sumisisid sa ilalim. Hindi pa din ipinaliwanag sa episode na ito kung paano nakaligtas si Gwinam at Yunji. Naintindihan ko nung binanggit ni Mr. Lee sa episode 2 na gagawin ng serum na ang takot ay magiging galit, kaya sa palagay ko na ang ideya dito ay na-immune na si Yunji dahil wala na siyang takot, o kaya naman ay dahil sinabi din ni Mr. Lee na ang weak cells ay inaatake ng strong cells, kaya't maaari ding may mga malalakas na cells at immune system sina Gwinam, Yunji at Namre, kaya't hindi na sila naging mga zombie. Gayunpaman ay hindi din ipinaliwanag ang kakaibang nararamdaman ni Namra kung bakit nakokontrol nito, kung paano niya napigil ang kainin si Suyok, pero sana mas maipaliwanag pa sa susunod na episode. Ngunit ano na kaya ang nangyari sa tatay ni Eunjo? Makarating pa din kaya ito sa umaasang si Eunjo sa kabila ng pagkakabaril nito habang nasa ilalim ng tubig? At iyan ang ating aalamin lod sa episode 7 ng All of Us Are Dead.